My name is Rose. Kung first time ka sa aking YouTube channel, please like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, Rose Style. Pasensya na po kayo, medyo maingay po dito, gawa ng nasa, malapit na po kami sa kalsada, yung bahay po namin. Kaya medyo maingay po dito. Kalakas ng mga paandar ng mga sasakyan. May share lang po ulit ako sa inyo ng isang video about po sa isang herbal plant. Ito po. Marahil eh familiar na po kayo dito sa halamang ito o sa dahong ito. Ito po ay tinatawag nilang pandang lalaki. Dahil po ito pong pandang lalaki na to ay meron po siyang mga tinik-tinik po sa gilid. Ayan, kikita nyo po, ayan yung mga tinik niya. Hindi nyo po siya basta makahawakan ng buong ganyan kasi talaga masusugatan po kayo. Tapos, maliban po dyan sa side niya, sa dalawang gilid niya na yan, dito po sa may gitna sa likuran, ayan, meron din po mga tinik-tinik dyan. Ayan. Pagka po lulutuin nyo to, papakuluin nyo po siya, ang pagpapakulo po nito ay kukuha po kayo ng tatlong dahon na ganito hanggang apat. Tapos, pa yung tubig nyo po ay 3 to 4 glass or 1 liter. Pero pwede nyo naman sigurong dagdagan kasi maliit lang po itong dahon na kinuha po. Meron po kaming tanim dito sa harap ng bahay namin. Ayan, maliit lang po. Kung malaki po siya, mga doble yung ganitong laki niya. Kahit tatlo, marami na po yun. Pero kung ganitong maliit lang. Pag tatlo nito, apat, mga 3 to 4 glasses of water lang po ang pakukuluin nyo. Tapos, pakuluin nyo lang po siya ng 5 minutes or more than 5 minutes. So, 7 minutes, ganyan. Ayan. Tapos, siya nga po pala, nakapagpakulo na po ako kanina. Ito, naka-ready na po siya. Ayan. Medyo pinalamig-lamig ko na siya para mainom ko na siya. Kung gusto nyo po na mas masarap siyang inumin, pwede nyo naman po siyang lagyan ng calamansi o lemon. Kung walang lemon, di calamansi. Pwede po lagyan nyo ng isa o hanggang dalawa. Ayan. Lagyan nyo po siya para mas masarap po yung lasa niya. Kung wala, di okay lang naman po kahit na wala kayong ilagay. Pero kung meron naman, di mas the best po kasi kung medyo may lasa naman pag ininom nyo. At least herbal din naman po ito, vitamin C. Tapos, kung gusto nyo na medyo may tamis siyang konti, pwede nyo naman po siyang lagyan din ng isang kutsarang honey o isang kutsarita. Depende po sa laki ng kutsara nyo kasi sa akin maliit lang. Parang malaki lang siya ng konti sa kutsarita. Ayan. Kita nyo po. Ayan, honey. Para kahit pa paano, pag ininom natin siya, may lasa po siya. Medyo masarap-sarap siyang inumin. Ito po, inumin nyo to. Mas the best po to sa umaga. Bago kayo mag-take ng breakfast, isang baso. Tapos, sa tanghali, bago kayo mag-lunch, inom din po kayo ng isang baso. Tapos, sa gabi, ganun din. Or, bago kayo matulog, uminom po kayo ng isang baso ng tubig. 3 times a day nyo po inumin, lalo na kung meron na po kayong UTI na nahihirapan na kayong umihi. Pero, mas the best po to, gawin yung 4. 4 times a day ang inom nyo. Pero kung hindi naman masyadong ano, kahit na 2 times to 3 times a day, pwede na po yun. Kasi wala naman po siyang side effect kasi nga herbal po ito. Inalo ko na po siya para mapatinin ko lang yung ano, yung buto ng calamansi. Para pag bumaba na siya, matining na siya, mainom ko na siya. Ayan. Yung ano po, yung paraan ng pagluto nito, ito example ko lang po to kasi nakagawa na po ko kanina, 3 dahon yung ginawa ko.
Tapos, tatlong baso lang yung ilagay ko para hindi siya masyadong matabang. Kumbaga, malasa po siya. Ang gawin nyo po, halimbawa ito, kasi hindi nyo po siya agad mahuhugasan. Kung hindi nyo pa po natatanggal yung mga tinik niya dito sa side niya. Ayan, kasi masusugatan po talaga kayo. Kasi antalim po talaga niya. Madikit ka lang, talagang mapapaaray ka. Ayan, pati dito meron din po siyang mga tinik-tinik. Ayan, tusok-tusok. Ang gagawin nyo, bago nyo po hugasan, ayan, gugupitin nyo po siya rito. Ayan, tanggalin nyo po siya yung matinik na rito sa gilid. Ayan, gupitin nyo yan. Ayan. Gupitin nyo talaga siya. Ayan. Kasi po, sa gabal po ito eh. Tapos yung dulo, medyo putulin nyo po siyang ganyan. Tapos sa kabilang side uli, ayan, puputulin nyo uli siya, gupitin. Para mahugasan nyo po siyang mabuti kasi syempre madumi rin po itong dahon dahil sa labas po siya naalikabukan siya. Ayan. Tapos yung dito, may tinik din po yan eh. Huwag nyo na lang pong hipuin dyan sa bandang gitna na yan, sa likod. Kasi ano, matinik. Tapos pag hinugasan nyo, ayan, ganyan-ganyan, dito-dito, patuluan nyo si dito. Ayan, ganyan. Gusto nyo mabuti. Tapos dito, sa likod, ayan, galawan nyo siyang mabuting ganyan. Maraming beses. Tapos, pagka nahugasan nyo na po siyang mabuti at sigurado na po siyang malinis, gupitin na po siya ng maliliit. Ayan, depende po sa inyo kung maliit yung kaserola nyo, medyo liitan nyo lang po siya basta kakasya yung size niya doon na mailubog sa kaserola nyo. Kung medyo malaki naman, ayan, pwedeng gawin yung apat. Ayan, pwede nyo gawing apat na putol. Ayan. Ayan. Apat. Sa isang dahon. Ayan. Mga ganito po kalaki o. Ayan. Pwede na po yan. Ayan. Mas maganda kasi medyo maliit para madali po siyang maluto. Ayan. I-try nyo na po itong gawin. Lalo na po kung meron kayong mga problema sa bato. Meron kayong urinary tract infection. Ayan. The best po ito. Ito na po yung magandang herbal plant o herbal leaves na napanggamot nyo. Kesa yung magpapacheck up kayo sa doktor. Wala naman po mawawala kasi ito marami na pong nakatry nito talaga na the best po siya talaga. Ipakita ko lang po sa inyo sa labas yung tanim kong ano. Yung tanim kong pandan. Nakita niyo po. Yan po yung tanim ko. Ayan. Isang paso lang po yan. Pinag-ano na po siya kasi siksik na po kasi siya hindi ko na maiayos. Pero kung may time ako siguro, tatanggalin ko na yung iba kasi hindi na makagalaw eh. Sobrang siksik na siya sa ano, sa paso. Ayan. Ayan ang halaman ko. Sana po nagustuhan nyo itong aking ginawang video ngayon. Please like, share na lang po, and subscribe my YouTube channel, Rose Style. Sa next video ko na lang po ulit, tayo magkita. Bye-bye, God bless.